Hey, so magandang araw po sa inyong lahat. So, welcome back again sa channel ni Sir Blue. So, unang-una, maraming salamat sa Lord sa opportunity na to and also sa Drum Teacher Manila kasi first time ko makarating dito sa kanila. So, talagang napakagandang experience to. And since 2018, ngayon lang uli ako nakapunta ng Manila. So, thank you kay Sir Blue. Eh, yun nga pala, pag nagustuhan nyo tong lesson na to, so, follow nyo na rin ako sa aking YouTube channel. So, ang name ng aking channel is Jerwin Glindro. And also, meron din akong Facebook page, yung Drummer Win. So, doon naman sa channel ko na yon, nag-upload ako ng mga about mixing sa sound system. Ang topic natin for today is 5 Church Drum Fills. So, number 1. So, ito ay yung aking pinakaunang natutunan na drum fill nung ako'y nagsisimula pa lang as a church drummer. So, by the way, church drummer po ako. Ano? So, ang pattern nito, ang countings niya ay 4EN. So, 4EN. So, 16th note. So, for example. Okay, so ang orchestration po niya ay snare at saka tom 1. Yung inyong first example. So, again, ang pattern is 4EN ang countings. So, ang application naman, pag sa kanta, so maraming pwedeng paggamitan. For example, okay, so, hindi lang yun yung orchestration na pwede siya. So, pwede mo siyang iba-ibahin. So, for example. Okay, so, same pattern, different orchestration. Okay, so, yun yung aking top 1. Next, so top 2, single stroke roll. Ang countings niya ay nagsisimula sa NA, 4ENA. So ito, napaka-popular nito sa mga, especially sa mga gospel song or gospel music. For example, kung alam niyo yung kantang One Way, so napaka-gamit na gamit niya. Okay, so for example, ang kanyang pattern is NA, 4ENA. So, okay, so try naman natin sa medyo mabilis. For example, yung One Way. Okay, so again, hindi lang yun yung orchestration na pwede siya. Pwede siya sa ibang orchestration. For example, snare, tapos toms. So, for example, okay, so napakaraming pwedeng paggamitan ng drum fill na yon sa different songs or gospel songs. Okay, top 3. So, ang top 3 ko naman ay combinations ng flam at saka ng kick. So, any combinations. So, any combinations ng flams. Ano ba yung flam? So, eto siya. Okay, so, merong disaccented at saka accented note na magkasama. So, depende kung right-hand lead or left-hand lead. For example, ng flams and kick combination. So, another example.
Okay? So, yon, maraming mga songs na pinaggagamitan ko noon, especially yung mga kanta ng Hillsongs. Way back nung ako nagsisimula pa lang as a church drummer. So, another orchestration or another example nung flam and kick combinations. Okay, so lahat yon ay flams at saka kick lang. So, combinations ng flam and kick. So, yun yung aking top 3. Next, top 4 church drum fill ko, linear. So, napaka-popular ngayon ng linear drumming. Ano. So, ang pattern ko is right-left kick-kick. Dati kasi, kalimitan ng ginagamit ko sa drum fills ay ganito. So, puro single stroke, okay? So, either snare, toms, or floor tom, tom 1, or floor tom. So, nagkaroon ako ng realization na pwede palang singitan siya ng kick. So, instead na single stroke roll sa kamay, binigyan ko siya ng combination ng right-left at saka ng kick-kick. So, same countings, 16th note, 32nd note, ang kaibahan lang is hindi siya pure na right left sa kamay, kundi may combination siya ng kick. So, for example, ay okay, so for example, 16th note. So, bakit? Kasi binabasag niya yung parang mono na tunog. Kasi meron siyang combination ng snare or ng toms at saka ng kick. So, parang mas bumibigat yung kanyang tunog. So, for example naman, 32nd note. Okay, so yun yung aking top 4 church drum fill. So next, top 5 church drum fill ko naman is linear pa din, pero combinations na siya ng right-left, at saka ng kick-kick. So ibig sabihin, 6 note pattern na siya. Okay, so ito, madalas ko siyang ginagamit along with the top 1 to 4 na drum fill. So hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Kasi madali siyang ipasok, especially yung tinatawag na triplet. Okay, so 16th note triplet. So pag sinabi kasing 16th note triplet, 6 per quarter note. Okay, so pasok siya sa 6. Okay, so for example ay pag sa mabilis na kanta 'yon. Pero pag ginagamit ko siya sa mga slow song, so ganito 'yun. So nagiging 32nd note na siya, 32nd note pattern. So for example, okay, so depende na sa inyo kung saan nyo siya i-orchestrate. So, pwedeng sa snare lang, pwedeng sa toms, pwedeng combination, pwede rin sa hi-hat. So, for example,
So napakarami pang orchestration. Pero syempre pagka nasa church ka, importante na sensitive ka dun sa tinatawag na flow ng worship. So hindi pwedeng komoyin yung paborito mong drum fill eh ipapasok mo na siya sa lahat ng kanta. So wise playing pa din. I-apply mo yung drum fill dun sa mga kanta na sa tingin mo ay applicable siya or appropriate siya. So yun lang. Thank you so much and God bless you all. Pag nasa church ka, siguraduhin mo, lahat ng verse lagyan mo na linya. Gusto mo yung linya?